Ito ang lumang bayan ng Pantabangan. Bayan na ngayon ay hindi mo aakalaing nasa kailaliman na ng malawak na katubigang sakop ng pamosong Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Matatanda ang bago mapabilang sa listahan ng mga largest dams in Southeast Asia at may kukonsidera rin na napapabilang sa listahan ng cleanest reservoir in the Philippines. 14 na barangay na tirahan ng halos 2,000 pamilya ang lumang bayan na ito na pasadyang pinalubog upang maisakatuparan ng konstruksyon at maging ng operasyon ng multi-billion peso mega project ng nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa tala, ngayong taon ang 4 na beses na lumitaw ang lumang bayan dulot ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa dam bunsod ng labis na init ng panahon na hatid ng El Nino. Matatanda ang 1983, 2014 at 2020 ang mga taon na muling nasilayan ang 300-year-old heritage town, subalit ayon sa tourism office ng Pantabangan, kumpara sa mga nabanggit na taon, itong 2024 ang siyang nagpalitaw sa halos lahat ng matataas na bahagi at maging ang mga dating istruktura sa lumang bayan. Biyaya mang maituturing para sa lokal na turismo at maging sa mga mangingisda dahil bukod sa mas marami umano silang nahuhuli ay nagkakaroon pa sila ng ekstrang kita dahil sa boating services para sa mga turistang naispasyalan ang lumang bayan. Pero kakambal nito ay ang problema sa pagbaba ng antas ng tubig sa dam na siyang direktang makakaapekto sa supply ng tubig sa mga kabahayan, gayon din sa irigasyon sa mga sakahan at lalo na sa supply ng kuryente. Ayon sa kasaysayan, May 1969 nang ipasa sa Kongreso ang Republic Act No. 5499 na siyang magpapahintulot sa Pampanga Basin Development o konstruksyon ng Pantabangan Dam. Sa pareho ding taon, buwan ng Oktubre naman, nagsimula ang mas detalyado at masusing pag-aaral sa Pantabangan na tumagal pa ng 2 taon. 1971, nang simula ng konstruksyon ng dam hanggang sa makumpleto at magsimula ang operasyon nito taong 1977. Ayan. So bali, itutur ko na lang kayo mga S-friend kung ano yung mga natitira o kaya yung mga makikita natin dito na mga ruins at kung ano-ano pa dito po sa lumang bayan ng Pantabangan na talagang pasadya pong inilubog para nga po dito sa proyekto na dam o patubig dito po sa lalawigan. At ito na nga yung isa sa mga pamoso na spot dito mga S-friend. Ito yung simbahan. Yun o. Pero sabihin ko ito talaga yung isa sa mga bucket list ko. Simula nung nalaman ko yung tungkol dito nung 2020, hindi nga lang talaga kami nakabiyahe. It's just because alam nyo na, mga travel pass dulot po nung pandemic. Yan o, grabe. Ang ganda. Talagang mga guho na lang siya mga S-friend eh.
Pero nung huling punta namin dito, ito. Ito lang talagang krus na ito yung nakalitaw. So ito. So, hindi ko malaman kung ano nakaugit yan, pero marahil isang establishmento or bahay. Tapos ito pa, mga espre, no? Kitang-kita pa yung flooring ng ibang mga bahay dito. Oh, di ba? Kung mapapanood nyo yung mga lumang video ng dating o yung lumang bayan dito ng Pantabangan. Hindi ako nagkakamali, mga 60s or 70s yung video na yun. Talagang dito po sa bayan na ito, yung mga kabahayan, two-story na yung mga bahay dito. At saka talaga masabi mong, kahit pa paano, talagang maunlad at may mga kaya po yung mga nakatira dito. That's why, mga S-friend, ito nga yung sinasabi nga nila noon na yung nalaman nila yung project daw po ng pamahalaan na talagang magkakaroon ng dam dito at palulubugin po itong bayan na ito. Talagang kahit papaano, syempre nagkaroon ng pagtutol. Ayon nga din po dun sa mga nakausap natin kanina, dati pong nakatira dito, ang sabi nila ay yung mga lolo at lola pa nga daw po nila bilang parang alam mo yun, bilang pagpoprotesta, talagang hinaharangan daw yung mga truck na magdadala daw po ng mga kagamitan dito, pag yung mga truck na talagang maghuhukay o kung ano pa magdadala dito. Yun. Pero kahit papaano naman, dahil sigurado na kumbinsi naman sila na meron naman palang lilipatan, maayos yung relocation, talagang, alam mo yun, pumayag na rin sila sa bandang huli. Kaya ito na, ang mga matitira o mga natitira doon sa mga lumang bahay o yung mga dating bahay dito na talagang tinibag daw muna talaga, mga espren. So ayan, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, talagang two-story na yung mga kabahayan dito, kaya ito, magpapatunay dyan. O diba? Ito, lababo nila to. Ayan o. Ayan. So tulad ng sabi ko sa inyo kanina, mga espren, ito po yung auditorium na nila, and then ito yung pinaka stage nila dito, mga espre. Talagang para sa mga tao rito, kapag lumilit ko itong bayan, mga espre, talagang alam mo yun, nostalgic talagang, unlucky ng sentimental value para sa kanila. Pero sabi ko nga sa inyo, kaakibat nga nung paglitaw po nitong lumang bayan ng Pantabangan, syempre andun na rin po yung saya, mixed emotions talaga daw sila. Una, andun na rin syempre yung masaya sila dahil muli po nilang nakita. Hindi po kasi taon-taon na nagpapakita itong lumang bayan, hindi siya taon-taon lumilitaw. Yun nga lang, at the same time, nakakalungkot, sabi nila, dahil yun nga, parang masama ang indikasyon nito pagdating po sa level ng tubig dito po sa dam. And then, so ito daw po yung, syempre, dati daw pong kung saan nakatayo ang rebulto ni Gato Sir Rizal. At nung pinalubog daw po itong lumang bayan, mga espren, para syempre sa proyektong dam, tinanggal daw po ito, inilipat daw po si Jose Rizal. So tinanggal siya dyan, kaya ito na lang yung talagang natitira. And then, kung hindi ako nagkakamali, sa mga lumang video, andirito yung munisipyo. Ito, mga bahagi na rin po ito ng mga dating bahay rito. Ayun, no, katulad nun yung mga hagdanan, paakyat.
And then ito yung lababo nila. And then ito yung toilet to ah. Diba? Parang toilet. Ay hindi. Parang kalan. So ayan mga espre, nakikita nyo, lumiko tayo, umiko tayo sa bandang likuran nitong lumitaw na lumang bayan po ng Pantabangan. And then just imagine na talagang napakalawak ng kabayanan na ito, mga espre. Diba? At saka yung karamihan pa sa bahagi po ng lumang bayan, talagang naririto po sa ilalim ng tubig. So sabi po nung mga nandun kanina sa registration, na mga dati pong nakatira at mga ipinanganak po sa lugar na ito, yan lang daw po talaga kasi yung pinakamataas na bahagi sa bayan. That's why kapag ganito nga, asahan daw talaga na yan ang pinakaunang lilitaw sa lahat. So ito, katulad naman dito, ito pupuntahan natin. Ito pong bahagi naman ng bayan o lumang bayan na kung saan at matatagpuan po dito yung lumang sementeryo. So ito, sana makita rin natin. At yan ang mga S-friends. So guess what? Napagbigyan tayo nila kuya para lang talaga makita natin up close and personal ito pong lumang sementeryo dito po yan sa lumang bayan ng Pantabangan. Yan pa oh. Grabe ano? Ito nicho. Just imagine mga espren ano? Sementeryo tapos kasama sa bayang pinalubog. Yun pa oh. Yan. So nakikita nyo naman mga espren sa bandang likuran ko. Ayan pa yung ilan pang mga hilera ng mga nicho sa lumang sementeryo po dito po yan sa bayan o lumang bayan ng Pantabangan. And huwag kayong mag-alala mga espren kasi wala na po talaga mga labi o wala na po talaga mga patay o kaya mga ataol o kung ano pa mang mga piraso ng mga alam mo yon ng mga inilibing dito sapagkat bago daw talaga palubugin itong bayan na ito, lahat po ng mga naririto ay inilipat na. So inilipat na sa isa pang sementeryo na naroroon po sa upland. So kung makikita nyo banda rito, brick siya no? Mga S-friend, ang full exploration natin sa lumang sementeryo sa pinalubog na bayan ng Pantabangan ay inyong panoorin sa separate episode via Sementeryo Series Segment. Makikita ang link nito sa description section at pinned comment at maaari ring i-click ang end screen sa dulo ng videong ito para mas mapanood mo. Natin masasabi kung kailan muli sisilip ang lumang bayan matapos ang 2024. Ayon nga sa ilang mga lokal na ipinanganak at naranasan pang mamuhay sa lumang bayan, ang paglitaw muli ng kanilang bayang sinilangan ay nagdudulot ng magkahalong tuwa sapagkat nakapaghahatid ito ng milyong-milyong alaala na siyang malaking bahagi na ng kanilang buhay. Subalit, sa parehong pagkakataon, naghahatid rin ng pangamba lalo at ang pagbaba ng level ng tubig sa dam ay suliraning maituturing para sa humigit kumulang 200,000 magsasaka na nakadepende ang pamumuhay sa agrikultura.
Bagamat nagsisilbing alaala ng nilubog na lumipas ang muling pagpapakita ng lumang bayan, ayon pa sa mga eksperto, nagsisilbi rin itong babala sa palala ng palalang tag-init na dulot ng hindi na mapipigilang pagbabago ng panahon. Sa kabilang banda, mga S-Friend, ang mga katulad ng lumang bayan ng Pantabangan ay marapat na mas mabigyan pa ng atensyon upang nang sa ganon, bukod sa mapangalagaan, ay mas maproteksyonan. Yaman din lang, ito ay idineklara bilang isang cultural heritage zone na sa aking palagay, bukod sa makasaysayan, ay katangi-tangi dito sa ating bansa. Another bucket list checked, mga S-Friend. Ako po si Rico Loco. Maraming salamat sa panonood at maging sa pag-share ng videong ito. Hanggang sa susunod nating exploration, tutok ka lang dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel.